Magandang araw mga ka-agri. Ngayon ay mag-spray tayo ng Gold Insecticide kasabay ng Crop Giant at itong Detain Fungicide. Ito ang unang week na mag-spray tayo na hindi na natin gagamitin yung mga contact insecticide natin. Yung gagamitin natin ay mga purong mga systemic na lang na insecticide. So magsisimula tayo ngayon kay Gold. Maganda sana kung may kasama siyang star kelp kasi meron tayong white flies pa rin dito sa ating talungan. So, hindi tayo nakabili ng star kelp. Ito na lang muna si Gold. So ngayon, ipapakita ko rin yung actual ko na footage ng pag-spray natin sa ganito na taas ng mga talong natin. Mapapansin nyo, hindi wala akong balag o trellis na nalagay, hindi ko siya tinalian. So, medyo mahirap yung ganitong klaseng talungan pagdating sa pag-spray or pag-harvest kasi masikip yung bawat row ng mga talong ko. So, ang mangyayari, ipapakita ko sa inyo paano naman yung pamamaraan ko sa pag-spray ng ganito na hindi natin masyadong madadamage yung mga bulaklak natin. Kasi once na dumaan ka dyan sa mga row na yan, kapag hindi ka maingat, malalaglag yung bulaklak. Ang mangyayari, sayang naman, di ba? Itong talong natin ngayon ay magsi 6 months old. So, yung iba, kasing taas ko na, yung iba naman hanggang dito ko na. So, paano tayo makakapag-spray na maiwasan natin yung contact natin sa chemical? Gaya ng sinasabi ko, kailangan mag-ingat tayo sa pag-spray. Kasi every week tayo nag-spray, kapag hindi tayo maingat, every week rin tayong in contact sa mga laso na ito ay hindi mas maganda sa kalusugan natin. So, panoorin nyo hanggang sa huli yung pag-i-spray natin para magka-idea rin kayo kapag ganito nakataas yung talungan nyo. O may mga expert naman dyan, alam ko may mga expert dyan sa talungan. Iba-iba rin tayo na mga pamamaraan. Pero sa amin, ganito lang yung pamamaraan na ginagawa namin para safety na rin sa kalusugan natin. Ipapakita ko rin sa inyo yung timpla nitong Gold. Kasi marami rin tanong, ilang bang ml talaga dapat? Mayroong 40, mayroong 50, mayroong 25 na nagsasabi. So ngayon, ipapakita ko rin sa inyo yung timpla nito. Isa pa, kaya pinili ko yung Gold kasi problema rin natin ngayon yung mga stem borer at fruit borer na naninira ng ating mga bunga at naninira ng mga stem natin. Yung mga ganito, yung mga bigla na lang nalalanta. So, ito yung gagamitin natin una, si Gold. So, okay. Ito na si Gold. Ka-agree? Ilan ba yung timpla nito? Sa isang knapsack, ito ay 20 liters. Pero yung ilalagay lang natin dito, 16 liters lang. Para pang 16 liters na timplahan lang. So, gagawin natin, ito meron tayong maliit na container na may tubig. Imimix ko dito si Gold. Ilan ba ang timpla ni Gold sa isang 16 liter? Sa isang 16 liter, ka-agree, 50 ml. Ito wala nang ano kasi ginawa ko lang kagabi. Nagsukat ako ng 50 ml. Meron akong measuring cup doon pagkatapos. Gumawa na ako ng ganito para isang lagayan na lang. Maliit kasing lagayan ko eh. 50 ml ni Gold. Tapos inilalagay ko siya dito. Yun. Para ma-mix throughout na siya agad. Ito namang si Detain Fungicide. Ihalo natin yan. So, tatlong kutsara sa dalawa. So, gawin natin apat na lang, apat. Kasi ano naman to eh, 3 to 6. Ayan. So, sa pagtimpla naman kay Crop Giant, mga ka-agri, ang ginagamit nating dosage kay Crop Giant sa isang 16 liter ay 4 hanggang 5. Tinutunaw din natin siya muna dito sa isang container na maliit.
Ayan. Rap Giant by Aldis Corporation. Tatlo. Apat. Buhos natin. Ito yung panglima natin. Kunti na lang eh. Lima. Ayan. So, limang tablespoon kay Crab Giant. Bakit ko siya nilagay dito? Again, pre-mix. Para pag inilagay na natin siya dito sa container natin, sa knapsack sprayer natin, ano na siya? Yung tunaw na siya. Baga, hindi ka na mahirapan, hindi ka na mag-ano kung natunaw ba o hindi. Kasi dito pa lang, tunaw na siya. Sa procedure na tayo ng ano, pag lalagay ng lason at saka ng fertilizer, foliar, dito sa knapsack. Ang gagawin natin, lalagyan muna natin ng kalahati. Kalahati ng knapsack sprayer pagkatapos na bago natin ihahalo yung mga laso natin. So ayun, kalahati na ng knapsack. Pagkatapos kunin ko muna yung tubig bago natin ilalagay si Gold. Ayan, inilalagay ko na si Gold. Okay. Pagkatapos, ihahalo rin natin si Crab Giant. Okay. Bago natin pupunuin yung ating knapsack. So, standby kayo mga ka-agri sa gagawin ko mga update kung gaano ka-epektibo si Gold. Actually, epektibo talaga si Gold kasi every month hindi namin yan winawala sa ano namin, sa pinaparotate namin ng mga lason. So, sa pag-i-spray mga ka-agri, isipin din natin yung ating safety. Kaya kung mayroon kayong mga kapote or safety suit, suotin nyo. Kasi mahirap na lagi tayong in contact sa chemical, 'di ba? Every week in contact ka sa chemical, every week na absorb mo 'yan, mahirap. Kailangan nating ingatan yung kalusugan natin. So ito, meron akong boiler suit, gamit ko dati sa aking trabaho. At huwag niyo kalimutang mag-face mask kaagri. Hindi ito COVID, pero mas masakit ito sa dibdib kaysa sa COVID. Face mask. Ha? Thank you.
Alright. So, kaagi. Tapos natin i-spray si Gold Insecticide. Kasama si Detain at pagkatapos si Trap Giant na 3-19. Ito yung first week natin ng actual na pag-spray sa ating mga talong. Ang problema natin, yung mga, again, ganito. Mga shoot borer at foot borer. At yung mga white flies. Pero, duda ako, hindi pa kaya ni Gold yung white flies. Kailangan meron pa tayong isang gagamitin. So, yung gagamitin natin, abangan niyo yun sa next na video, yun yung Starkel. Systemic ulit, gaya na sinabi ko kanina, hindi na tayo gagamit ng mga contact insecticide. Dahil, i-explain ko yan sa sunod natin ulit na video, bakit hindi na ako gumagamit ng contact insecticide sa ganitong talong natin. So maraming salamat. Sana may nakuha kayong pamamaraan sa pag-spray namin. Kung gusto niyo pong gawin dito, pwede rin naman. Pero sa ganitong kulang na talong, mas advisable ko. So sana may natulungan, nabigyan ng idea sa mga baguhan. Kami naman eh baguhan lang rin. Kumbaga tinuturuan din tayo ng mga kapwa natin, mabait na farmer, paano yung management sa ating community. So maraming salamat. Kung bago ka ka-agri sa channel na ito, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell sa baba para updated ka sa mga ilalabas nating video. Yun lang muna. Magandang araw at God bless.